Ako naman ang dagdag ng isang Coliseum na hinihintay sa inyo upang sa ganon hindi kayo mababasa at unang kung kayo nasa campus. Naghihintay sa inyo ngayon yung Coliseum na yan. Pagdating sa Coliseum, siguro nakikita niyo mga proyekto na yan. As of now, yung pinakahuling blessing namin, 43 Coliseums na, pinakamaraming common court, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas, para sa inyong lahat yan. Meron tayo sa Airport Village, Mulwok, Sagbali, at maraming pang lugar. Ngayon, ito naman ang gusto ko sabihin sa inyo. Kasi alam ko na kayo, nag-iisip kayo ng bakasyon. Pero at the same time, iniisip nyo, ano ba ang buhay na naghihintay sa amin pagdating ng high school? Ito ang sasabihin ko sa inyo, base sa aking karanasan. Ang high school, mas mahirap, mas mahaba ang inyong pag-aaral. Mas mahaba ang class hours ninyo, mas mahaba ang inyong mga homework. Pero mas masaya ang high school. Sapagat yan, maranasan nyo yung pagbabago ng inyong damdamin, pagbabago ng inyong katawan, at pagbabago ng pagtibok ng inyong puso. Katulad ngayon, pasulyap-sulyap kayo sa mga kalalakihan dito. Darating ang panahon, kahit na parang ayaw niyo sa kanila, darating ang panahon, siguro mga 1 year, 2 years from now, magiging magagandang lalaki sila sa inyong pamilya. Sa inyong kalalakihan naman, alam ko, pasulyap-sulyap kayo sa mga babae dito, classmates nyo, darating ang panahon, lalong magiging maganda sila sa inyong mga bata. At malay nyo, baka kayo pa ang makatuluyan pagdating ng panahon. Sa ayaw nyo man o sa hindi. Pero magiging masaya. Kaya yan ang payo ko sa inyo. Maganda kayo. Sabagat napaka-importante ng high school para sa inyong kinabukasan. Tatanungin ko ngayon, kayo ba nung itong mga nakaraang taon, nag-absent pa kayo? Siyempre, hindi maiwasan, no? Ako, nung elementary ako, no? High school, naamin ko, nag-absent din ako. Meron minsan magandang dahilan, minsan walang magandang dahilan. Yung lakwats ang tinatawag. Pero nung mag-mature ako, nakita ko na hindi pwede yung nag-absent. Kasi pag-absent ka, mamimiss mo yung tinuro ng araw na yun. At hindi lang yan, pati ikaw, hindi ka makikipag-ugnayan sa mga kapwa-kaklas mo na maayos silang matuto sa'yo. Kaya, nung medyo nag-mature na ako, iniwasan ko na ang hindi mag-absent. Lalo na po, ngayon na ako i-congressman na. Kaya gusto kong maging inspirasyon sa inyo sa mga darating na araw ng aming pag-aaral. Sa mga gusto ko sabihin sa inyo, si Congressman Goles, mula nung ako'y mahalal na Congressman, 6 terms ago, noong 1992 pa, ni minsan hindi pa po nag-absent sa sesyon ng inyong Congressman Roy Goles. 100% attendance. Kaya sinasabi ko sa inyo, sana, targetin niyo rin yan, maging 100% perfect attendance ang inyong high school. Pero hindi lang present, importante, kasama kayo sa talakayan. Hindi sa Committee de Silencio. Si Congressman Goles po, narinig niyo sa radyo, napapanood niyo sa telebisyon, kasama sa pagdebate sa mahalagang isyu na importante para sa inyong buhay, para sa inyong kinabukasan. Environment, siyensya, edukasyon, transportation, budget, justice, at marami pang iba. Kasama po ang inyong Congressman sapagkat importante yung ganyan trabaho. At itong bandang huli nga, gusto ko sabihin sa inyo, meron dalawang mahalagang isyu na tinalakay sa Kamara. Ang inyong Congressman kasama sa isyu na yan. Una, yung isyu nung kay General Garcia, two-star general, alam niyo siguro yan, mga anomalya sa Armed Forces of the Philippines. Ang inyong Congressman, ang siyang nanguna, ang siyang tumayo para paimbestiga si General Garcia. Marami ang nagsabi, Congressman, baka mabigat na kalaban yung two-star general na yan. Ang sagot ko sa kanila, hindi importante sa akin kung two-star general siya, babanggayin ko siya kahit na three-star general siya o higit pa, sapagkat importante malinis natin ang Armed Forces of the Philippines. Sapagkat yan ay para sa inyo. Isipin niyo kung ano magiging kinabukasan niyo kung meron tayong mga opisyal ng Armed Forces na gumagawa ng anumalya. At pangalawa, yung issue ng impeachment. Member ako ng Committee on Justice.
Noong nagdebate, kasama ako sa debate. Lalo na yung debate tungkol sa TRO. Yung status ko ante, order ng Supreme Court na pinipigilan ang Kamara de Representante. Kasama ako sa pagdebate ko. Pero lalo na po, nung magkaroon ng putuhan, gusto ko sabihin sa inyong lahat na ang inyong congressman bumoto po ng yes sa impeachment ng ating ombudsman. Sapagkat ako naniniwala na kailangan malinis ang opisina ng ombudsman para malinis din ang ating gobyerno. Para sa inyo yan. Sapagkat iba po pag malinis ang gobyerno para sa inyong kinabukasan. Nais ko pong magbukas para muli kayo batiin. Batiin ang inyong mga magulang, ang inyong mga teachers, ang mga administrador ng eskwela nito. At kasama po ako sa kanilang panalangin na sana maging maganda ang inyong kinabukasan. Kasama ko sa panalangin na sana magkaroon ng katuparan ang lahat ng magagandang pangarap nila para sa inyo. Kayo ang lakas ng ating lipunan, kayo ang lakas ng ating bansa. Pag kayo lumakas sa pamamagitan ng mahusay at edukasyon, sa pamamagitan ng inyong pagsasakripisyo, magiging malakas din ang ating bansa. Sa inyo po, sa ngala ng aking pamilya, Goles, muli bumabati ako sa inyo at kumukonggat ngayon sa inyo. Maraming salamat po. Magandang pangalit sa inyo. Maraming salamat po, pangalagaan ng Marilo Goles. At upang ibahagi naman po ang kanyang mensahe, tinatawagan po natin ang pangalawang punong lungsod ng Parañaque, kagalang-galang Gustavo S. Sambuntini.